Kabayan, alam mo ba na dapat nating ihalal si Bongbong Marcos sa darating na halalan? Dapat nating ihalal si Bongbong Marcos sa pinakamataas na posisyon para mabawi natin ang milyon-milyong tunilada na ipinamana sa ating bansa ni Pangulong Ferdinand Marcos mula sa kamay ng mga elitista na kumukontrol sa World Bank at IMF or International Monetary Fund para sana magamit sa welfare ng humanity. Ang co-signatory ni Ferdinand Marcos sa 70% ng gold deposits ay walang iba kundi ang People of the Philippine Island. Pero pinipigilan ito ng mga oligarko at elitista para hindi maipatupad ang last will at testamento ni Marcos. Bagamat nag-expired na ang 50 years from 1950 to 2000 plus 5 years contract na ng gold deposits sa World Bank at iba't ibang bangko na dapat napapakinabangan ng mga tao sa bansa ang mga interest since 2005 pa. Sinira nila ang mga Marcos sa publiko sa loob ng 30 years. Ngunit, unti-unti ay namumulat na ang mga tao na ang mga Marcos pala ang totoong nagmalasakit sa mga Pilipino at sa kinabukasan ng ating bansa. Bakit hindi pa ma-release-release kahit kompleto naman ang legal documents ng mga Marcos? Simple lang, dahil ito'y kailangan ng isang executive order at establishment ng isang commission to entrust all these assets sa kamay ng mga trustees para ma-implement ito sa buong bansa. Kailangan ng signatoryo at executive power mula sa pinakamataas na posisyon ng gobyerno para ma-implement ito. Kayang bumili ng Pilipinas ng modernong armas, magpatayo ng facilities at infrastructures, at bigyan ng bahay at lupa ang bawat pamilyang Pilipino. Ang Marcos Wealth for Humanity ang magta-transform sa Pilipinas bilang isang higanting bansa sa hinaharap. Pilit pa rin gustong hawakan ng oligarko at mga elitista ang Pilipinas. Pero ang kailangan natin ay ang may malasakit, may kakayahang ipatupad ang testamento ni Marcos para sa bansa, para sa ikabubuti at ikauunlad ng ating bansa. Ang pamumuno ni Pangulong Duterte ay paglilinis lamang ng gobyerno upang ihanda ang Pilipinas para sa katuparan ng Wealth for Humanity ngayong 2022. Kailangan natin ang nag-iisang anak ni Ferdinand Marcos para maging presidente para maisakatuparan ang lahat ng plano na ito para sa Pilipinas. 330 years tayong inalipin ng mga Kastila, 48 years tayong inalipin ng mga Amerikano, 3 years tayong inalipin ng mga Hapon, at 30 years tayong inalipin ng mga Dilawan. Pag hindi pa natin iloklok si Bongbong Marcos sa Malacañang, baka wala na, bagsak na ang Pilipinas at baka hindi na makaahon pa. Pag nangyari yan ay hindi na matutupad ang magandang plano, hindi na natin mababawi ang ating kayamanan at ang tunay na identity ng ating lahi bilang Maharlika. At tayo ay tuluyang maging aliping walang dangal. Tandaan, nagawa na ni Dr. Jose Rizal ang part niya na inipon ang kayamanan mula sa iba't ibang hari at emperador. Si Ferdinand Marcos naman ay iningatan at itinago para maipamana sa Pilipinas ang mga kayamanang ito. Panahon na para mapakinabangan natin ito. Kaya ngayon, panahon na rin para gawin natin ang ating part bilang solidong mamamayan. Magkaisa tayo para maipatupad ng plano para sa ating bansa. Kailangan natin si Bongbong Marcos. Kailangan natin si Bongbong Marcos sa 2022.
Kailangan nating maibalik ang ating dating identity bilang Maharlika. Nasa ating kamay ang tunay na kapangyarihan. Gagamitin natin ito para makamtanan natin ang matagal nang minimithing tagumpay para sa ating kinabukasan at sa susunod pang henerasyon. I-share ito para magbigay awareness sa iba. Tandaan, tayo ang bukas, atin ang bukas. Mayroong nag-aantay na kinabukasan sa ating bansa. Kailangan nating iluklok si Bongbong Marcos sa Malacañang.